Sa Valenzuela, isang takas raw ang hinahanap ng otoridad. Banta raw siya sa kaligtasan ng mga tao sa komunidad. Siya si Goryo, isang Philippine Macaque. Dalawang taon na raw pag-aalagala sa siyudad si Goryo. Gusto raw ipahuli ng mga residente si Goryo dahil sa takot na makasakit ito. Naniniwala sila na dating alaga si Goryo na nakawala. Palipat-lipat lang ng mga lugar. Ang daanan niya, dinadaanan niya madalas itong mga wire. Yung mga dinadaanan niya wire, isang lugana eh. Kaya ang mga batang nakaparaan dito, pinitira doon nila. Kasi matapang siya eh. Pagka yung inaano mo, aangilan ka, tapos lahat ng mga prutas dito, pinakain niya. Pag hindi niya nagustuhan, ibabato. Pinagbigay alam ng mga residente sa munisipyo ang tungkol kay Goryo. Marami pong tumatawag na residente dahil sa isang mamagalang ungoy na natatakot sila po, baka sila ay saktan. Kung hindi mahuhuli si Goryo, posible siyang makasakit o masaktan ng mga tao. I'm called again for another assignment and ito yung paano hulihin ng isang macaque, Philippine long-tailed macaque na nakawala. Meron tayong mga mission ngayon dito. Meron tayong isang unggoy na nakakawala and it looks like a big male. Nakilala ko si Evelyn, isa sa mga residente sa lugar. Madalas daw puntahan ni Goryo ang bahay niya dahil sa kanyang puno ng abokado. Kayo yung isa sa mga nagreklamo tungkol dito kay Goryo, ano? Ano po bang mga insidente na ginawa ni Goryo dito sa lugar niyo? Kasi nga pet lover kami, naabutan ko siya ng pagkain, hindi niya kinukuha. Until nung ano na siya na bumababa na siya dito, nakikipaglaro na siya sa aso. Kaya lang, inaaway nito ang kanyang mga aso. Sa pakikipagtalo sa mga aso, halos nakatulog na ito sa pagod. Eh, yung mga aso ko, sinusugod siya. Nung bandang huli, nung binubugaw ko na siya, para umalis siya sa akin, nag-aamba na. Para sa kaligtasan ni Goryo at ng mga residente, kailangan namin siyang i-rescue. Nakagat ni Goryo ang isa sa mga aso ni Evelyn. Almost 1 week na itong sugat na ito. Wala pa po. 1 week. Bumuka ulit, ano? Opo. Sa laki ng sugat ni Tonton, kailangan itong tahiin. Kung may turok to na anti-rabies, medyo safe na siya sa side na yun, ano? Pero kung may rabies to, matagal na itong nagpakita ng sintomas, ano? Mailap at matalino si Goryo. Kahit ang mga city vet ng Valenzuela, hirap siyang hulihin. Katunayan, naglagay pa sila ng isa pang unggoy sa bahay ni Evelyn para lang lumapit si Goryo. Isa rin itong na-rescue na unggoy noon. Pero, bigo pa rin silang mahuli si Goryo. So now, ito yung last resort natin. We will have to tranquilize. Merong isang bahay doon na kanyang tinatambayan, ano? Hindi siya doon nagpunta, pero doon ako naghanda ng aking tranquilizer gun. Okay, this is it. Makakatulong sa amin ang DNR at Valenzuela City Veterinarian sa gagawing rescue sa unggoy. I think we have more than 5 cases of monkeys na nakakawala. Parati tayong tinatawag para i-tranquilize yung monkey and it's a group effort. So wild, kilala ang mga unggoy na palipat-lipat na mga puno. Paraan nila ito sa paghahanap ng pagkain at makipaglaro sa kapwa nila unggoy.
pero ilang saglit lang. So doon naspatan si Goryo, and yung area kung saan siya naspatan, eh siguro may mga ano lang yon, 12 inches lang ang spacing ng bawat bahay at saka yung pader. And then, nakapatong siya sa pader. Doon sa pinakadulong pader, eh, meron pa palang obstacle doon. No? Bukod sa very narrow yung site ko, hindi ako makapasok. Eh, may pusa pa before si Goryo. So, very tricky yung shot ko kasi pwedeng bumanda yung bala o yung tranquilizer dart. Napansin ko na may sugat sa mukha si Goryo. Nung pumutok ako, lumayo siya, no? Yung pusa hindi gumalaw. So, kailangan bantayin nila kung tatamaan, kung mahihilo ba siya o hindi. Ayun na nga, no? Pagpasok namin sa property ni Captain, eh, nakita ko, nasa ibabaw na ng pader yung isang tanod doon or yung isang tauhan ni Captain at hawak-hawak na yung buntot ni Goryo. Si Sir Ariel kasama namin na taga DNR. Agad kong sinuri si Goryo. So itong sugat na ito mukhang yung mga kapitbahay na dito na nagagalit na sa kanya. Ang nanakit sa kanya, no? Pwedeng tiridor, pwedeng binato. Sa tansya namin, ang edad nito ay more than 10 years old na dahil sa laki ng pangil nito. And ito yung dahilan kung bakit nawakwak yung balat ng tuta ng isang kapitbahay dito. Ang assessment natin siya, very healthy. The tongue is pink, the gums are good. Hindi naman siya dehydrated. May ilang residente man na naging biktima ng pambabato ni Goryo. Siya rin mismo ay naging biktima rin ng tao. In-examine ko na meron siyang mga granulation tissue sa may bewang. Mula sa mahigpit na tali sa bewang, kaya nagkaroon na siya ng peklat sa gilid. Kaya sigurado tayo, dati meron nag-aalaga dito, tapos nakawala na. Ito yung pinaka-remarkable na napansin ko dito. Nakita niyo yung paa niya? Mas mahaba yung kanan niya kaysa sa kaliwa niya dahil na-damage na ng sobrang higpit na tali sa bewang. Dinala namin si Goryo at ang isa pang unggoy sa Wildlife Rescue Center para ma-rehabilitate.